Sindok. Magandang araw sa inyo, Sir Red, at sa lahat ng mga certified na sindak. Ako po si Kim at Silent Listener No More, at na-inspire lamang po ako na mag-share ng kwento dahil sa mga napapakinggan ko rin na istorya dito sa inyong channel. Ito pong aking ibabahagi ay masasabi kong first time na nangyari sa akin, lalong-lalo na nang ako ay bangungutin ng dalawang magkasunod na gabi. This happened 3 months ago doon sa dati naming inuupahang kwarto sa Commonwealth, Quezon City. Konting description lamang po ng aming inuupahan. Yung kwarto po namin ay studio type. May aparador na katapat ng main door at may malaking bintana sa gilid. Meron din pong wooden shelf na 3 patong sa tabi ng aparador at wooden bed sa kabilang gilid na katapat naman ng bintana. Maliit lang po talaga yung kwartong iyon, at masasabi ko kung lalagyan pa namin ng sandamakmak na appliances, siguradong compressed na kami sa loob. Nung unang lumipat kami sa upahan na iyon, aaminin ko talaga, Sir Red, naging impresyon ko po doon ay parang hindi kaaya-aya. Parang maraming nangyari ng mga paranormal activities doon sa room na iyon, dahil nga sa bukod sa maliit, ay parang iba rin yung ambience kapag naroroon ka at naka-stay. Pero binaliwala ko na lamang yung thought na iyon. Isang buwan ang lumipas at nandun pa rin kami nag-i-stay sa kwartong iyon. Dito na nga nangyari yung bangungot ko ng isang gabi, at sa pagkakatanda ko nga, pasado alas 5 na madaling araw ito na mangyari. Sa bangungot kong iyon, kasama ko daw ang aking nanay at ang aking kapatid. Nagpapatay sindi ang ilaw namin, at papalakas daw ng papalakas ang kalampag ng aparador, at pinipigilan ko ito ng kamay ko. Sinabi ko raw kay mama na may multo sa aparador namin, ngunit imbes na ako ay kampihan, nagalit lamang si mama at pinalo pa nga ako sa kamay, kung kaya't hinayaan ko na lamang. Maya-maya pa, kumalampag na naman ng pagkalakas-lakas ang aparador, at tuloy pa rin ang pagpatay sindi ng ilaw. At habang tumatagal ang senaryong iyon, kung kaya't mas lalo akong nilukob ng sindak. Hanggang sa may kamay ng babae na walang ano-ano'y lumabas mula sa kisame namin, at pagkatapos ay hinatak ang aking kamay, at doon na ako nagsisisigaw at parang paos pa nga ako habang binabanggit ang salitang mama. Ginising ako ng aking asawa, at sa pagkakataon na iyon, sinabi niya na namatay raw bigla ang ilaw namin sa kwarto eksakto sa pagsigaw ko. Ang sabi din niya, nakakatakot raw ang aking sigaw at hindi niya ito maipaliwanag. Parang hindi ko nga daw boses yun. Ginising niya ako bigla, at doon natapos ang bangungot ko. Sobra yung aking pagkahilakbot sa pangyayaring iyon, Sir Red, dahil hanggang ngayon, iniisip ko kung bakit ko naranasan, gayong bago naman matulog ay nagdarasal ako. Iniisip ko na lamang na maaaring ito ay dulot ng matinding pagod, gawa nga naman ng side hustle ko tuwing gabi pagkagaling sa trabaho. Ang akala ko, doon na matatapos ang bangungot, ngunit sinundan pa ito ng kasunod na gabi. Dito naman sa pagkakataong ito, sa loob ng bangungot kong yun, nakita ko na naman ang parehong figura, pero tinulak niya na ako mula sa isang mataas na pwesto. Sa bangungot ko raw ay nagsisisigaw ako ng "Stay away!" at umiiyak ako habang sumisigaw nun. Nagsimula na rin akong magdasal. Makaraan nun ay nagising ako, at pagkagising ko, kwento sa akin ng asawa ko na binabangungot na naman ako. Napag-usapan namin na hindi na normal ang aking bangungot. Alam kong may nanggugulo na kung sino mang multong babae na ginagambala yung pagtulog ko. Ang hinala ko ay baka may sumama sa akin habang ako ay sumasideline bilang isang delivery rider, dahil naalala ko na may nadaanan akong bahay na patay sindi ang ilaw sa labas, at gabi iyon ang madaanan ko. Nagpatuloy kami sa pagtulog ng asawa ko, at sa pagkakataon na ito, yakap-yakap na niya ako at nakaharap na ako sa kanya
para raw kung sakaling bangunguti na naman ako ay madali niya akong magising. Pasado alas 3 ng madaling araw, naulit na naman ang bangungot na iyon. Pinilit kong mag-isip ng ibang bagay na masaya para maging maganda naman ang aking panaginip, ngunit nagbabago ang mga pangyayari sa panaginip ko. Sa pagkakataong iyon, sinamahan raw ako na magpatawas ng aking mga magulang kasama ng aking asawa. Sa panaginip ko ay hawak ng nanay ko ang kamay ko at ang asawa ko naman ay nasa gawing likod, ngunit di na ako nakaramdam ng labis na hilakbot. Unti-unti kong minulat ang mga mata ko dahil alam kong binabangungot na naman ako. Pagdilat ko nga, asawa ko ang nakita kong nakahawak sa kamay ko, pero may kung sino na nakahawak rin sa likod. Hindi ko magising yung aking asawa dahil mahina ang boses ko gawa ng labis na takot. Habang itinuturo ko yung nasa likuran ko at mahina kong sabi na, "Love, sino to?" ay hindi magising yung asawa ko kaya sinubukan kong igalaw ang ulo ko upang tignan kung sino ang nakahawak sa gawing likuran ko, ngunit hindi ko mailingon. Sinabi ko na lang na, "Mama, ikaw ba yan?" At may isa rin akong narinig na boses at alam kong isang babae ang tinig, pero ginaya niya ang mga katagang sinabi ko. Damang-dama ko ang pagkakahawak niya sa likuran ko at habang tuluyan na akong nagigising ay naglalaho na ang kanyang pagkakahawak. Sobrang kinilabutan ng asawa ko nang maikwento ko sa kanya ang bangungot na naman na iyon. Matapos ang dalawang gabi ng nakakakilabot na bangungot na aking naranasan, saka namin naisipan na ipabless ang kwarto. Dinasalan pa namin at sinunod namin ng iba pang payo na magpausok daw kami ng insenso. Nagkabit kami ng mga printouts ng Bible verses sa paligid ng kwarto at katakatakang matapos lahat ng aming gawaing iyon, hindi na naulit yung bangungot ko. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat sa oras ng pagbabahagi ng aking kwentong katatakutan. Sumayin niyo ang tampok na One Shot Tagalog Horror Story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito, mga certified kasindak. Huwag pahuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories. Mga solid HDV positive at kasindak, ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. Palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alcohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya at huwag maging pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.